Hello everybody, welcome to my channel. Narito ako sa labas ngayon sa park. Naglakad-lakad ako para lumakas ako at maarawan ako ng sikat ng araw. Bali, dapat may pasok ako ngayong Sabado. Kahapon nag-message ako sa aking housekeeping manager na kung anong oras ang pasok ko ngayong Sabado. Sabi niya, pagpasok ko daw ngayong Sabado, kakausapin ako ng supervisor ko kasi Sunday wala rin akong pasok. Kasi pinaliwanag niya yung tungkol sa batas. Na sa batas daw po kasi Friday is para sa mga Muslim, Saturday is sa Jewish, at Sunday para sa reliyon namin. Ngayon lang niya yung pinaliwanag sa amin, yung Sabado, sa August bugbugan sa trabaho, September, wala kami kapalitan. And then, ang working days is 3 days and 4 days, ika-apat na araw is off, rest. Sabi ko sa kanya, kahapon hanggang ngayon, masama pa rin pakaramdam ko. Ang sabi niya, kung gusto mo, ngayong Sabado, mag-rest ka pa rin. Ibig sabihin, apat na araw akong mawawala sa hotel. Nakakalungkot din, syempre. Trabaho ang pinunta ko dito, tapos ganito. Pero may dahilan lahat siguro para mapag-aralan din nila ang mga bagay na ano ba yung pagkakamali nila. Na sinasamantala nila yung lakas ng tao na dapat may pahinga sa loob ng salingo. But anyway, thankful pa rin ako dahil syempre kahit pa paano napayagan ako. Yung iba hindi yung papayag. Magbasa na lang tayo ng Bible para hindi nakakainip. May Bible po kasing ibinigay sa akin ng Jehovah's Witnesses Organization. Ako po ay Roman Catholic, pero babasahin ko po ito sa inyo. Wala naman pong masama kasi Word of God din po ito, nakakatulong din po ito sa atin. Ito po yung Bible na binigay nila sa akin. Tagalog version, yung English version, iniwan ko sa Philippines. Kasi mas maunawa natin pag Tagalog. Minsan po ba na pagtatanong niyo sa sarili niyo kung ano ang Diyos? Sino ang Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Nakasaad po dito sa Bible nila, sa unang tanong, sino ang Diyos? Pero bago ko basahin ito sa inyo, napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Para magsigit mong maunawaan sa pangsarili mo, ay kailangan sa loob ng kwarto mo babasahin tahimik na pabulong. Pero kung gusto mong maunawaan ng mga nakikinig, kailangan basahin mo ito ng malakas para maunawaan nila. Pasensya na po kung ang sound ng aking cellphone ay hindi ganong kalakasan. Ang nakalagay po dito, sino ang Diyos? Ayon sa awit, chapter 83, verse 18, malaman nawa ng tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Ayon naman sa awit 100, chapter 100, verse 3, alamin ninyo na si Jehovah ang Diyos. Siya ang gumawa sa atin at tayo ay sa kaniya. Ayon naman sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako si Jehovah, iyan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahin ang papuri para sa akin. Ayon naman sa Roma chapter 10 verse 13, ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehovah ay maliligtas. Ayon naman po sa Hebreo chapter 3 verse 4, syempre, ang bawat bahay ay may tagapagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ayon po sa Isaiah chapter 40 verse 23, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Sino ang nagbibigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila? Tinatawag niya silang lahat sa pangalan dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Walang isa man sa kanila ang nawawala. Ito po yung nakadrawing dito. Tiningnan niya yung kalangitan, napakarami pong bituin. Di ba po, sino pong makakalikha niyan? Sino sa ating tao at sino sa atin nakapagbibigay ng pangalan niyan. Binilang ng Diyos yan, alam ng Diyos kung ilan yan at ang mga pangalan niyan. Siya lang ang nakakagawa ng lahat ng ito.
May isa ko natutunan, hindi rin lang din po dito, kundi doon kay Joel Austin, na lahat ng pangyayari sa ating buhay ay isang parang pagsubok para lalo tayong maging matibay at matatag sa ating hinaharap. Tulad nito nangyayari sa akin, nagkasakit ako, tapos paano yung the more, yun, ano yung sa akin eh, parang effective sa akin, kapag lalo akong nahihirapan, lalo akong tumitibay, alam ko yun sa sarili ko. Kaya magsaya ka kung ano, kung akala mong natutuwa kang nahihirapan.